Una dyan mga ka-rabbit ay yung poop ng rabbit nyo ay liliit. Tapos tatai yan ng parang mucus, yung parang ganyan, parang sipon mga. What's up mga rabbit, and for today's vlog nga ay meron tayo ditong dough na may sakit. So parang tinitingnan ko siya ay meron siyang GI-Statis mga rabbits. So eto nga si Aurora mga rabbit, mukhang meron siyang GI-Statis. So paano natin malalaman kung meron nga bang ganun, merong GI-Statis yung rabbit natin? So una dyan mga rabbit ay yung poop ng rabbit nyo ay liliit. Tapos tatai yan ng parang mucus, yung parang ganyan, parang sipon mga ka-rabbit. So yan yung isa sa mga sign na merong ganon yung rabbit natin. Hindi rin kumakain, plus matamlay at naka-hunch posture yung pag-upo niya mga ka-rabbit. Tapos minsan naman pinipress niya yung chan niya. Kasi yung GI-Statis mga ka-rabbit ay masakit yun sa chan nung rabbit natin. Kaya nila pinipress yung chan nila. So ano nga ba yung GI-Statis? So yung GI-Statis mga ka-rabbit ay kapag tumigil or bumagal yung takbo ng bitukan nila. So ano nga ba yung mga cause nito? So number one dyan ay yung stress, lack of fiber, or walang kinakaing damo. Nagbibigay kayo ng madaming treats katulad ng mga apple, mga fruits, ganun yung matatamis. And number 4 ay illness, injury, or gas pain. Number 5 ay yung dental issue or merong malocclusion yung rabbit nyo or humahaba yung ngipin. At number 6 mga karabbit ay dehydration or hindi pala inom yung rabbit nyo. So yun, isa pa yun sa mga napansin ko kay Aurora this past few days. Hindi siya masyadong nainom mga karabit. And number 7 ay intestinal blockage or merong bara yung bitukan ng rabbit natin. So minsan nagkakaroon ng bara yung bitukan nila pag nagsiself-groom sila or meron silang mga nakakaing balahibo nila na nakukuha nila pag nililinis nila yung katawan nila. So napaka-importante na binebrush natin yung rabbit natin mga karabbit. So for today's video nga ay papakita ko sa inyo kung paano ko gagamutin si Aurora or ano-ano yung mga gamot na ibibigay natin sa kanya para bumalik yung dati niyang sigla and yung gana niyang kumain. So, eto mga karabit yung gamot na ibibigay natin sa kanya. Yung Ursiflora at saka Simeticon. So, ito pa yung ginamit ko kay Max nung nagkasakit siya. Tapos, ito ulit yung bagong bili lang namin. So, napaka-importante na meron kayo nito sa bahay nyo mga karabit para if ever man nga na magkasakit yung rabbit nyo, eh, meron kagad kayong maibibigay na gamot. So, unahin natin yung Simeticon. So, bibigyan natin siya ng 1 ml every hour for 3 hours to mga karabit. Then, after nun, pwede na yung pagbibigay na nito ay every 5 to 8 hours na. 1 ml pa rin. So, let's start. Bibigyan na natin siya. Uunahin natin mga karabit yung Simeticon. Bibigyan natin siya nito. 1 ml muna. Then, mamaya ulit yung pagbibigay. One ml muna yung bibigyan natin kay Aurora. Thank you.
rami naman ganito. Then after nga nung symmetrical mga rabbit, bibigyan na natin siya ng ursiflora. So ititwist lang natin to. So dapat meron din kayong syringe para, syringe or dropper para mapainom natin siya ng maayos. So 2 ml yung ipapainom ko sa kanya ngayon. Then mamayang hapon naman yung isa. So yung pagpapainom ng mga rabbit ng ursiflora ay medyo mahirap. At ang kailangan nyo lang nga gawin ay pilitin na makainom yung rabbit nyo nito. Ayan. So hindi siya mahirap painuman ngayon. Pero meron kasing ibang rabbit mga rabbit na mahirap painumin ng mga gamot-gamot. Kaya dapat pipilitin nyo talaga sila. Kasi pag hindi nyo, pag dinahilan nyo na mahirap painumin, so hindi gagaling yung rabbit nyo pag nagpatalo kayo sa rabbit nyo. So dapat kayo yung masusunod. And susunod kong papainom sa kanya ay tubig. Tapos yung tubig naman, every hour magbigay kayo mga karabit. Kahit 3 ml lang, pwede na yun. So parang hindi ma-dehydrate yung rabbit natin. At ibabalik na nga natin si Aurora sa cage niya. Tapos yung pellet mga karabit, papansin nyo hindi nyo pa nababawasan. So ibig sabihin masakit pa rin yung tiyan niya. Pero dapat babawasan nyo na lang yung pellet niya para if ever man na kumain siya mamaya, kaunti lang yung makain niya. Dapat more on hay or grass muna yung makakain niya. So binawasan ko muna ng pellet. So dati mga karabit, namatayan na ako nang dahil sa ganitong sakit. Kasi dati hindi ko pa alam yung mga gamot-gamot. But now, naalam ko na. Mas mataas yung chance na mas magamot natin yung alaga natin Kuneho. So kay Enrico nangyari na ito mga karabit na tumain rin si Enrico ng ganyan. Hindi siya kumain ng mga ilang araw. Dextrose lang na may tubig yung binibigay ko and yung ursiflora nga. Then after mga 2 days, bumalik na yung dati niyang sigla plus kumain na nga si Enrico. At bago nga tayo magtapos ay shoutout muna tayo kay Karabit Campo Vloggers, Melody at kay Karabit Hitsi. Kung meron nga kayong mga tanong ay comment lang kayo sa baba ng video natin kasi binabasa at nare-replyan ko naman yan pag nakita ko agad. So again, yung pagbibigay ng ursiflora ay kalahati sa umaga, kalahati sa hapon and yung simetiko naman ay 1 ml every hour. So ganun yung pagbibigay at bawasan muna yung pellet. More on hay at grass muna mga karabit. At kung hindi nga nainom yung rabbit nyo ng tubig, ay mas okay kung first nyo na lang muna siyang makainom. Gumamit kayo ng dropper or syringe para makainom yung rabbit nyo. See you next vlog. Ingat kayo palagi. Happy keeping.